Mag-change oil tayo. Nag-iisa na lang kasi itong super oil dito. Marami to dati eh. So, per 2 siguro or super oil or kicks. Nandito sa 3 yung pinagpipilian ko, guys. So, ganito lang yung bala ko, guys. So, wala lang tong vlog na to. Actually, pero yung street bike build natin. What is up, guys? So, yan. So, today, itong Mio Touring build natin is i-maintenance day natin. So, kikita nyo yung tsura niya ngayon. Napakadungis. At saka, matagal na rin yung change oil, yung last na change oil natin, no? Naipon yung dumi. Grabe. Tumigas na nga ata yung iba. So, ganito talaga pag pang-daily yung motor. So, ngayon, maintenance day, guys. Dahil madungis tong motor, baka washingan natin. Tapos, yun nga, nasabi ko, matagal na rin yung last na change oil natin. Nag-iisipan ko kung anong gagamitin ko. Mag-change oil tayo. Nag-iisa na lang kasi itong super oil dito. Marami to dati, eh. So, per 2 siguro, or super oil, or kicks. Nandito sa 3 yung pinagpipilian ko, guys. Ayan. Yun nga pala, may tinda tayong ganito sa Shopee store natin. Ilalagay ko yung link dito sa description sa baba. Check nyo yun, guys, no? Tapos, available din mga samurai paints. Ayan. Then, mga ganito. Actually, hindi ko pa kasi napas yung iba. Tsaka yung, ano pala, pang M3 at tsaka pang sporty na panggilid. JNM, tapos COSO na brand. Mga clutch spring, bola, center spring. Andito yung mga center spring natin, guys. Tapos, Yamaha Genuine na ano, na belt. Ayan. So, dahil mag-isa na siguro itong super oil. Ito na lang gagamitin natin, super oil. So, te-testing natin, papakiramdaman natin, no. Actually kasi yung kaibigan ko, bumili siya ng super oil. Yun yung naka-big valve, yung Mio, kung maalala nyo yun, guys. Nawala daw yung vibrate ng makina niya, so ite-testing natin. Marami rin naman nagsasabi na hindi raw maganda, so ako na lang magte-testing kung maganda ba to o hindi. Para malaman ko na rin. So, first time kong gagamitin to, super oil. So, tara. So, yung paggamit daw dito, guys, is kalugin daw munang mabuti. I-shake mabuti bago natin ilagay sa makina. So, ngayon, i-drain muna natin to. Drain muna natin. So, let's go! So, yun, guys, dito kasi ako nag-change oil. Dito ako nagde-drain sa pinakababa. Ayan. 14mm yung size nito. So, i-drain na natin. Pero bago yun, guys, tanggalin muna natin to para mas mabilis siyang mag-drain itong cap dito, guys. Yan. Kukuha lang tayo ng flat screw. Tapos, kutin natin. Lilinisan ko muna para hindi pumasok yung dumi sa loob. Baka bumara dun sa ano natin eh, sa may oil pump. Linisin muna natin yung paligid. Mahirap na. Baka bumara dun sa may butas ng oil pump natin. Hindi pa umangat yung langis. So, delikado yun, guys. Delikado yun. Tanggalin muna natin yung dumi. So yun, guys, i-drain na rin natin dito sa may baba. So yun, guys, kukunti na lang siya, no, yung naiwan. Ito na siya. Yung langis na ginamit natin nung last is top 1 na fully synthetic. Semi-synthetic pala yon. So, madumi na rin. Kikita nyo yung mga dumi dun, guys. So, yung maliliit. Ayan. May mga kasama siyang dumi. So, ayan. Dumi nga. Sobra. So, ayan. Drain muna natin ng mabuti. So, bali, guys. Ikon lang din natin, ano, hanginan natin. Good thing is may ganito tayo. Compressor. Air compressor, guys. So, kung mag-DIY ka, change oil or maglilinis ng air filter, magandang may ganito ka para matanggal yung mga dumi at madrain nating mabuti yung lumang langis. So ganito lang yung bala ko, guys, yung kwan ng ano, ng spray gun, yung pang paint. Ayan, tinanggal ko lang yung nakalagay dito, yung kanya, kasi luma na to, tsaka hindi na siya pwede pang paint actually. So yun na lang, pang hangin na lang yung ginagawa ko dito. So yun, guys, okay na. So, nahanginan na natin. Bale, tinanggal ko rin yung drain plug dito, guys, sa kabila. Para
tanggal ng mabuting lumang langis. So drain na to kanina pa to eh. Tapos hinanginan ko na lang para madoble. Yan. Linisan lang na din natin tapos mag-refill na tayo ng engine oil. Tapos guys, yung sa baba, yung drain plug niya sa baba, ikabit na rin natin. Tapos guys, dito tayo mag-refill ng langis dito sa taas. So, pantanggal dito sa ganitong tapet cover is white wool. Bago tayo mag-refill ng langis, i-shake muna natin ng mabuti tong langis, tong super oil. So yun guys, tinatansya ko na lang actually yung 800ml. So kung hindi nyo kabisado yung 800ml na langis, mas mabuting ilagay nyo siya dun sa may malaking cup, yung sa 1 liter cup, para matansya nyo guys yung ilalagay nyo. So yun guys, higpitan na natin. So ayan na siya guys, ano, wawashingan na natin siya para kasama din kasi sa maintenance to, and para hindi rin masyadong para hindi rin tumigas yung mga dumi doon sa kanyang makina, sa crankcase, sa mga plastic na parts, lalo doon sa bangka natin guys, no. So para malinis na rin pag gagamitin natin. Pero tingin ko uulan, so okay lang, wawashingan ko na siya ngayon as part of the maintenance. Gaya nga lang sabi ko, 'di ba, yung mga dumi doon sa airbox niya, lalo doon sa crankshell niya. Pag tumigas 'yon, nako, napakahirap tanggalin. And for preserve, para ma-preserve na rin natin yung mga piyesa gaya nitong Sun Power Pipe, RB8 mags, 'di ba? Lalo na tong YSS na shock, tapos yung light gray natin na bangka at araro, guys. So, 'yon. Umpisa na natin washingan, guys. And 'yun nga pala, sa mga gusto magpa-shoutout, comment lang kayo lagi sa pinaka-latest vid natin. Cut off every Friday guys, no? So last week pa, hindi pa ako nakapag-upload noon. So okay lang, mag-comment pa rin kayo dun sa pinaka-latest vid natin guys. Yun lang, then tuloy na natin to pagwa-washing natin, no? And bago ko nga pala makalimutan guys, sa mga gustong umorder ng Samurai Paint dyan, lalo yung mga langis na ginamit natin at yung mga nandito sa video guys, meron tayong Shopee store, ilalagay ko yung link dito sa description sa baba guys. So itong pagwa-washing natin, ta-timelapse ko na lang, no, as napapansin nyo naman, and para hindi na rin masyadong tumagal tong video na to. Siguro yung street bike build natin, i-update ko kayo guys, no. Inuna ko muna to, tapos nire-retouch ko pa kasi at inaayos, fina-finalize yung street bike build natin. So sa susunod na video na yun guys, no. Yun nga guys, ano, hindi ko na masyadong i-detail tong motor. Okay na yung malinis siya tignan at malinis siya kapain, dahil pang daily naman natin, hindi gaya ng dati kung maalala nyo. Halos hindi na magamit to, pinapaandar ko na lang every weekend. Kasi yun nga, stance siya dati, yung kulay pula. So kung hindi nyo pa napanood yun guys, ilalagay ko yung link dito sa description sa below. Below dito sa ano, sa description. Yun. So, yun nga guys, halos hindi ko siya nagagamit noon. Hindi katulad ngayon na pang araw-araw, pang malengke, saan-saan. Kasi nga mas tipid pa siya gamitin kaysa sa sasakyan. So yun guys, hanggang dito lang muna, no. Malinis na tong ating neutering build na pang daily. So wala lang tong vlog na to actually. Pero yung street bike build natin, sa susunod na talaga yun. So abangan nyo yun guys. So yun nga, no, bago natin tapusin itong ating video is mag-shoutout muna tayo. So yan, shoutout to Charles Berhelias, shoutout sa 17th East Antique, yan. Shoutout to John Rainier Banyal, and shoutout to Edgar Omalsa from Dipolog City, shoutout to Jomar
Gabrillo Besa, ride safe. And shout out to RJ Alcarioto. Shout out to Don Juan Monreal or D Monreal ng Baguio City. Yan. Shout out to Noah Vital from Pampanga. Shout out to Boss Chila. Yan. Shout out to Nashtan from Nueva Vizcaya. Yan, palaging nakabang. Yun. So, yun. Shout out to Angelito Sarmiento. Solid. Shout out to Motosef Vlog from Bicol, Iriga City. Yan, solid din. And shout out to John Mark Thomas. Same setup kami, Mio Touring Build yun. From Santiago lang, Santiago City, kalapit lang na bayan. Yan. And shout out to John Irold Arroyo. So guys, hanggang dito na muna. So last video, final part natin dito sa ating Mio Street Bike Build next week. So abangan nyo guys, Sabado next week. So yon. So guys, hanggang dito na muna. And as always, ride safe. Peace.